day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Norwich Chess Classic at nasa round number 8 na po tayo. Ang titignan naman natin ngayong laro ay yung laban ni Super Grandmaster Wesley So kay former world champion Veselin Topalov. So ito pong si Topalov, world champion yan around 2006 eh. At sobrang taas rin po ng rating niyan dati, former 2800 Super GM. Ngayon lang, syempre wala na siya sa kanyang peak form, kaya 2730 na lang, pero mabigat pa rin ang tira niyan. So dito, white po si Wesley, and black si Topalov. Tingnan natin ano ang nangyari. Ito, nag-start with e4, e5, knight f3, knight c6, and then pagka bishop b5, nag-knight f6. Once again, Berlin opening. So dito ang ginawa ni Wesley is yung linyang castling. Pagka castling, nag knight e4, rook e1, knight d6. So ito po, main line lang po lahat ito. And then pagkakain, bishop e7, bishop f1. So kumapture sa e5, capture, castling, d4, bishop f6. So ito lahat linya lang. Kaya medyo ifa-fast forward natin. No? So, rook e1. And then, pagka rook e8, nag c3, capture, capture. And dito po, nag knight e8. So, kung makikita po natin, ilalabas ko yung openings book. Ano? Yung ganitong linya, base sa ating openings book, 93% nauuwi po sa tabla. No? Kasi nag knight e8, si Topalov, ayan naman nakalagay dyan. 93% draw. Kung makikita nyo yung panalo po ng white, napakaliit. Yung manalo yung black, paminsan-minsan lang din. Pero kadalasan ay tabla. So yung ganitong linya kasi talagang parang tablahin. At alam nyo naman na ho yun, no? Marami na tayo nakitang Berlin opening. Ganyan ho, pagka gusto nyo lang ng relax na laro. So kung ibabalik natin, balik tayo sa opening. Berlin opening naman, hindi po naman palaging ganyan. So kung gusto mong mag-try for the win, ang ginagawa po is D3. Ayan. Para hindi mabubuksan itong open file, tapos medyo may konting kaguluhan. No? So bishop C5, tapos tuloy ang bakbakan. Kaso yung linya dito na nangyari, masyado kasing simple ito, no? Nakakapalitan lang ho yan. So, pwede na natin i-close itong openings book. At ayan po ang nangyari. So, nakapalitan. And then, develop ng konti. Tapos, once again, makikita natin dito, magkakatutukan ang pyesa. So, nagkatutukan ng bishop, exchange. Nagkatutukan ng queen, exchange ulit. Tapos, tutukan ng bishop ulit, exchange. Hanggang sa naubos na po ang pyesa. So, medyo ifa-fast forward natin. Makikita natin, tabla po ang naging laban nila sa classical game. Ayan. So, isa po yan sa mga actually technique. Kapag galing kasi sa talo, para hindi masunod-sunod, ano ho, medyo play safe lang muna. So, syempre, natalo si Wesley previous round against MVL. Ngayon, medyo tabla-tabla lang muna para solid-solid lang. Punta po tayo sa Armageddon. So at the very least, kahit medyo fast game ang tabla nila, kung magtabla naman dito, palaging merong Armageddon. So yan po ang ating i-analyze ngayon. Of course, once again, white po si Wesley and black si Topalov. So punta tayo sa ating game. Tabla lang ang kailangan ng itim, pero yung white must win situation, merong konting partida sa oras. So, 10 minutes si Wesley and 7 minutes lang si Topalov. Ayan. So, punta tayo sa ating laro. Ito po nag-start with C4. Ayan. So, umiwas na sa E4, E5 si Wesley. So, hindi siya pwede sa Berlin opening kasi pagka nag-Berlin ulit, syempre, malamang mauwi na naman sa tabla. So, C5, G3, G6, and then pagka bishop G2, bishop G7. So, pangontra naman sa English opening, isa yung symmetrical kasi kukopyahin yung linya mo. Yan naman ang
linya dyan kung gusto ng tabla ng itim. So pagka D3, D6. At dito mayroong baon na medyo kakaiba si Wesley, and based po sa opening book on ulit natin, maganda pala itong linyang ito. Actually ako po ngayon ko lang nakita ito, ano ho, with the queen D2. Kasi pagka queen D2, kung makikita nyo dito, ano ho, 47% ang win, 42% ang draw, tapos konti lang yung namnalo yung itim. So ayan ho, parang novelty sa akin to, hindi ko alam itong linya. Kasi syempre, ang normal dyan ay mag-develop, tapos mag-castling. So ng queen D2, ang idea po niyan is mag-D3. Yan lang ho ang nakikita kong idea dyan. So bakit mo babarahan itong bishop? Dinipensahan mo itong knight para mag-D3. So ayan po ang openings book natin. Makikita natin maraming games sila. Pag ibinaba natin si Aronian, si Carlsen, ginagamit ng mga Super GMs. So kaya po, importante rin mag-analyze ng mga games Super GMs. Makakapulot tayo ng mga kakaibang ideas. So dito, unfortunately, parang prepared si Topalov, parang napaghandaan niya itong ganitong idea. Parang alam niya rin, no? Nag-queen A5. Grabe si Topalov. Alam niya rin yung idea. May laro kasi, Aronian versus Ivanchuk, 2019. Sinundan niya lang. And then dito, pagka E3, mag-bishop take C3. So, ayan po. Alam niya yung pangontra eh. Pagka B take C3, bishop D7 ang nangyari. So, ito po, bago na ang linya. Pero ngayon, makikita natin, parang nabasag yung pawn structure ni Wesley. Tapos itong bishop na ito, hindi po basta-basta makadevelop. So syempre hindi naman kakain si Topalov dyan ng knight kung hindi niya ano yan, aral o hindi niya prepared. No? So pag rook B1, castling, at mapapansin po natin, wala nga talaga magandang ano to. Walang magandang square itong bishop. So maganda sana yung idea ni Wesley. Kaso baka hindi niya napansin yung Aronian versus Ivanchuk na laro. So knight f3, f5. Ay, open natin ang ating engine. Ano ho? Ayan. Queen b2. So atake dito. Kailangan dumipensa. Queen c7. Okay. Ang nangyari, knight g5. Threatening fork. So depensa muna. f4. Knight f6. Castling. And then pagka h6. Atras. And B6. So mapapansin natin, sinimplihan lang ni Topalov. Sinolidan lang niya. Grabe yung opening prep ni Topalov. Pang world champion talaga. So lahat ng pawn nasa itim. Tapos yung bishop po, control sa puti. Itong bishop, wala akong magandang diagonal. No? Pagka pumunta sa A3, tama sa pawn. Pagka pumunta dito, tama na naman sa pawn. Pag dito, tama sa pawn. Wala. Walang mapuntahan. So nag A4. Take note lang dito, hindi kasi basta-basta makabasag si Wesley. Hindi niya ma-open yung position. For example, ano ho, mag D4 ka dyan. Palagi pong mawi-weekend itong pawn sa A4. So pwede siguro mag knight A5. Mapapansin niyo yung double pawn. Grabe yung nangyari, na basag yung pawn structure. Kasi usually, wala hong ganyan eh. Kung walang double pawn. Siyempre, kung halimbawa nandyan yung pawn, simpleng D3 lang. Depensado na kagad. Eh kaso nga double pawn, maa-atake ngayon yung C4 pawn. So hindi makabasag basta-basta si Wesley. So nag A4, knight A5, queen C2, bishop C6. Mapapansin natin lumalamang na po yung itim. Kaya dito medyo na persa na ng magano eh. Mambluff po, ang ganda ng bluff. Pag kinain, siguro kakain ng pawn, tapos bahala na basta open ng bishop. Kailangan kasi must win situation. Kaso hindi naman force kainin. So, hindi pinansin. Rook G8. Knight D2. And then, kinapture. Capture. And E5. Ayan. So, dito parang nagkaroon ng konting chance si Wesley. Kasi, binubuksan na nito Topalov yung position. No? So, instead of E5, pwede solid-solid lang. Knight G4. Yan ang sabi ng engine. Pero, hindi mo yan ang nangyari. No? So, E5. King G1. Rook E8. And ngayon, binasag na ni Wesley yung center. Pagkakain, E4, medyo may konting pin. Ayan. So, na-queen D7 para depensado ang F5 pawn.
Ngayon, sinacrifice na ni Wesley, rook a5, and then pagka-capture, knight b3. So, mapapansin natin, nagkakagulo na po, although of course lamang yung black, pero syempre pagka-panic time, hindi naman makakaisip yan ng mga precise na tira, bahala na, sa nerves na lang magkakatalunan. So, dito, halimbawa, queen c7 mo para depensado yung dalawang pawn, itong pawn naman sa f5 po ang mabibitin. So, mabibitin kasi dyan. Ayan. So, magkakaroon ng play pa rin. So, dito, nag-rook d8, binigay na yung c5, and pagka-capture, queen c6, ito yung critical eh. Kailangan sana dinevelop na lang ni Wesley itong bishop eh. Ayan. Well, depensa yung knight sa c5. So, nakikita ko dito, baka ang kinatakot ni Wesley is knight g4. Ayan. So, maa-atake po yung bishop. And walang mapupuntahan. Kasi pagka bishop f2, of course, kain pa rin. Ah, excuse me, hindi pala. Rook gf8. Ang gagawin. Pero, ang gagawin kasi ng white, ipapakain mo na lang yung bishop. Yan, kasi yan talaga, wala ko talagang ginawang maganda itong bishop na ito. Opening pa lang, problema na yan. So, papakain na lang yan. Tapos, rook b1, may counterplay sa king. So actually, lumalamang na po yung white. Balik natin. Nag-knight b3 kasi dito. And then pagka-capture, nag-d4. So actually, okay naman yung idea ni Wesley na pag kumain-kain, syempre may dalawang pass pawn. Kaso syempre, hindi naman kakain. Ang ginawa is nag-e3. Once again, taking advantage itong bishop na ito na problema hanggang dulo. Actually, move 28 na, hindi pa gumagalaw. No, pag kumain, ang gagawin is knight g4 with the tempo. So, babalik na naman. And ang gagawin is rook gf8. Magkakaroon ng mga counterplay sa open file. Medyo under attack na yung king. Itong king na ito, very, very safe. Halimbawa, mag-queen e2. Kain-kain. And then, queen takes a4. Ayan, magkakaroon ng pass pawn sa a file. Ayan. So dito nag d5 si Wesley, kaso ito siguro yung hindi niya napansin na idea, kinain lang itong c4. So binigay itong knight sa f6. And pagkakain dyan, ang lakas pala nung pass pawn sa e2. Out of nowhere, ngayon lang nakagalaw yung bishop, kaso tuloy-tuloy na yung play ng black. So nag bishop e1, rook d1, king f2, rook d8, and ngayon, medyo nasugswang na, hindi magagalaw ang mga pyesa ni Wesley. Ang ginawa, no, hindi naman makaiwas dyan, syempre, machi-check. Hindi magagalaw ang queen. Pag gumalaw ang queen at yan ang po nangyari, is may iwan yung knight. So, ang ending, quality down, tapos wala namang atake sa king ng black. So, queen f5, check, umiwas lang. Check, umiwas lang ulit. And ngayon, syempre, pagka-chinek mo, tututukan ng queen. At pagka nag-exchange ang queen, eh, must win situation ka pa, tapos ang boxing. So, nag-queen e2, queen b7, rook h6, rook b1, and then pagka king g1, rook b2, threatening checkmate. So, kailangan depensahan pagka queen f1, rook e8, threatening capture, and then checkmate. So, pagka rook f6, rook b1, dito po, nag-resign na si Wesley kasi pa king f2, rook b takes e1. Collapse ang posisyon ng white. So, ayan po ang game ni Wesley. Unfortunately, talagang nawala na siya sa laro dun sa pagkatalo niya kay MVL. No? Pero mahirap naman kasi talaga lahat po ng kasali dito, top-rated Super Grand Masters. Except kay Ariantari, pero talagang wala akong mapiling i-iskuran. Ayan. So, natalo si Wesley, parang out of contention na po siya sa championship. Pero okay lang yan, bawi na lang next time. So, yan po ang ating game for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po itong video na ito. At sana meron po kayo natutunan. At kung meron kayo natutunan, please like this video. And subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.